Uy, kung finish ang panahon, bare months. Maya-maya, birthday mo ni Sheila. Diba? Maya, birthday na ni James. Birthday na ni Roslyn. Wala po, wala pa po. Wala po. Wala pa po. Yan, mamaya. Finish ang panahon. Yan, so it's a very beautiful morning. And again, this is the second week of September. This is the second week, ay, third week. Ito po na yung huling week ko ng ating series na Supernatural. So, tingnan po natin. Nandiyan po kayo? Tasa ka pa yung hindi pa nakain. Ang asawa ko hindi pa nakain. Tasa kamay ng gutom na gutom sa salita ng Diyos. Yan. Grabe. Grabe pag gutom na gutom sa salita ng Diyos. And next week na po yung ating big day. Yan. Sino pong excited sa big day? O kunti. Matatahimik. Sino excited sa big day? Yan. Yes. At then, aha! Bago tayo magpatuloy, meron pa first time. Welcome po bawat isa sa mga nanonood online. Welcome po, ako po si Pastor Philip Gata. Ako po si Senior Pastor sa Jesus Avenue World Church. And masaya po makitanong po kayo sa bawat isa rin. But I can ask, meron po ba tayo first time? Sa kauna-una, kung anong pagkakataon sa ating sa Avenue World Church. Ready po ba ito ba yun? Ask po. Test na po ako ba? Wala po yung first time ko. Okay, wala. Kapit mo sa katabi mo, next Sunday, magsama tayo. Ayun din yan sa akin, dapat ako din bilang pastor. Para ay pangalay kita din. Okay, before we continue, ito ba yung ulit tayo ng lahat ng oras? Kita ko ang bawat isa ay hinahan ko, ang bawat isa ay parang pagod, tasa kamay ng pagod. Matagami ng pagod. Alam ko po, minatong sa pagod. Minatong sa pagod. Pagod na pagod po ako. Sasabi sa akin, pagod po ako. Ay, 12 years old. Ba't ko pinapagod 12 years old? 12 years old ka na, pagod ka na. Anong pinagod ay 12 years old? Yes, your boy, yan ang hihilap po pagod. Stress daw kayo. Bata pa lang. Alam nyo, hindi mo mawala ng stress. Kaya na, sabi ko na naman tayo. Stretch mo na tayo. Taas tayo dito. Taas ka na. Eh, bayan, bayan. Salamin, salamin. Let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. 1-3 go. The Spirit of the Lord is on you, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. That's Jesus. And let's declare our 10 cultures. I am blessed. I am anointed. I am a good follower. I don't destroy. I heal. I am a sister. I appreciate everyone. I am part of something. I am in partnership with Christ. I am not extreme. That's me. I am. Supernatural power. So God bless us to be so blessed. Kapag pinabalik natin yung kapuhin natin sa ito ay supernatural. Hindi mo nakasakal ang laki ng pinabalik mo. I think gusto ko siya
Do you believe that? Do you believe that God wants to bless you so abundantly? Sa gustong-gustong nagigit mo. Sabi ka sa Malakay 3:10, gusto nang ipuno sa aking ulan at sobra-sobra. Sabi ko nga sobra-sobra. Yung ating week one, we talk about paano ba magkaroon ng supernatural breakthrough. Next nga po, ang unang sagot, the first answer, supernatural breakthroughs, balik na ang. Ito po, matutakot tayo sa subukan natin ang Panginoon at magtapat tayo sa Panginoon. But, last, isama ko natin is the second answer ay magkaroon ng puso natin sa Panginoon. So, it's kapag natin ko dito ay puso. Kaya gusto ko magtika ay para palaki. Kaya gusto ko ibalik ang kita ko. Gusto kong ibalik ang kita ko ay para marami pang tao ang makakilala sa Panginoon. Yung mga broken-hearted, yung mga restless, yung pag-galit, yung pag-abuse na gusto pang makakilala sa Panginoon is through your heart access. And if we have a heart, para po, ay ba ang blasa ng pag-iba? Thank you, Libra, guys. Masabi ko, gusto kong parami sa inyo ng Lord. Next verse, tama ba? Luke 6:38. Sabi nga po doon, sa Luke 6:38, magbigay kayo at kayo bibigyan din. Gustong takal, siksik, biglig, at nakapaw pa. Sabi nyo nga siksik, biglig, at umaapaw. Thank you po. Salamat po. Salamat po. Maganda kayo po. Ay, pinitigan ko sa akin. Ano po maganda i-upgrade natin? I-upgrade natin ang ating microphone, ang ating technical sa akin. Ang maganda i-upgrade natin ang ating camera. Kapag nag-worship ka, makasanay ka, magaling-galing. Alam niyo po ko pa, kasi, inaalis natin yung mindset kasi, yes, sabi sa Bible, but God also wants us to level up. So, sabi ko, lagi kong bumili ng mga kaya, just one of them. Level two back. I believe great things. I heard songs. I hear from ang pizza nito ang nakapasama ng tao. Sina ang pagkakang 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 tapat sa Panginoon, ang finances, sila ang negosyo, they are so blessed. Ngayon po sila'y parehong pastor at pastora. Tawag-tawag po ako pag nangamit ang pastor ng group. Yung from that something. Sinabi break. Ayun parang mas nabi break. Diba ka sa akin? Sinabi break, di ba yung may parang baba sa atin? May itibag yun. Pag sinabi break, breakthrough is parang yung may makapal na lang yung break. Na hindi ka makadiretso. Kasi hindi mo masina yung break. Hindi ka makapenetrate, hindi mo mabasa para makadakot. Pag sinabi breakthrough, yung point na gusto mo masira yung nakaharap sa'yo.
o gusto mo makarating sa sunod na bakla, pero hindi mo kasi sa like failing in terms of finances, ang tagal-tagal na, pero wala pa rin. Ang tagal na iniisip tayo, pero wala pa rin. Ang tagal na magaling na makakitang kitaan, tapos ganun, ganyan pa rin. Ang tagal na, pero hindi pa lang ano sa buhay, hindi pa rin pa rin sa kota, hindi ko. We call that, pinag-usapan natin financial first. And we need breakthrough. Sabihin ko nga sa sarili ko, Lord, kailangan namin ng breakthrough. And we need breakthrough. Masa ka ba yung gusto mo baka breakthrough? Come on, let's be honest. And we need to believe. A breakthrough. Pinag-usapan natin, unang sagot, pangalawang sagot, baguhin mo ang puso mo. So, dapat ang puso mo ay parang makatulog. Para mapalaki. Mapalaki ang area ng Diyos. But of course, you want to mega church, di ba? Tama po ba? You want to have a mega church. At nag-pray ako sa Lord, Lord, ikta mo ang puso mo dahil dadal ang Lord yung eh. Naniniwala pa kayo? Dadali tayo ng Lord na meron tayo malaking lupa, malaki sa building, matulungin ng tayo, tapos basta, ito. Pero hindi dalhin mo ako sa panag-level ng pananampalataya ko. Na magpapatag pa lamang ang mga ay kailangan sa pagpapatag. Magbuhukay pa lamang ng lupa ay kailangan mo sa isang pagpapatag. Kailangan mo pa lang ng bakal, kailangan mo sa pagpapatag. Hindi ko tapos sa pananampalataya ko. Dahil mo sa pananaw ng Diyos ay napakalimit pa ng tama. Tama po ba? Sa pagitan natin napakalaking bagay sa pagitan natin napakalaking bagay sa pagitan natin napakalaking bagay sa pagitan natin napiraso sa kalsada sa kalakitan ng ito. Hindi naman sabi ko I believe we want to be blessed. We want to break pagiging spiritual leader at hindi ka. At kapag patuloy mo binabago ang sarili mo, hindi ka nabubuhay sa nakikita mo, you don't think by faith, and you don't think by sight. I believe, malapit na ang break mo. Sabihin mo sa limang tao, malapit na ang break mo. Sige by faith, sabihin mo, malapit na ang break mo. Sabihin mo rin sa limang tao, malapit na ang siksik, bigyan, umapapaw. Palakpakan mo naman sa Lord if you believe that. And it is very clear. Lord, malapit na ang siksik. We believe that it will be kaya nga, I can do a supernatural business. Let's pray. Close our eyes. Lord, thank you for this moment. Open your sino po dito kung siya ay napasok? Ang tayo na po
pili natin. Aminin natin sa siyam na yun, isa lang naman ang gusto ng President. Diba? Masaya naman mga photo bawat isa. Ganito ganyan kasi nakatapit ang mga photo dun sa past year. Vice President, best card, Angela. Sinabi ko may pagsasabi. Lagi kang may pagpipre na kusa. At lagi kang presyo. Presyo na pagkakasasabi. Tapos tapos nung ito, ang page, may nakasulat na lapis sa taas. Usually, nakasulat ko, kaya nabawa, and we call that stewardship. It's not a stewardship. What's not in stewardship is a careful and responsible management. Careful and responsible management. Huh? A careful and responsible management of something entrusted to us. So,
magtiwala sa iyo. Naniniwala ka bang may pagkakatiwala ang Lord sa iyo? Right there. Naniniwala ka bang sobra ang hindi ng Lord sa iyo? Dapat, gusto na ito. Or ay, stewardship. So the third answer, supernatural thing, is to be good and shy. At kung sa'yo, sabay-sabay po tayo. Ang kapat sa kakaunti ay kapat din sa kaya mas mahal ko ang pera. Kasi dun sa mga mistras, sa mga away, mas mahalaga sa akin ang pera kaysa sa mga mahal ko sa buhay. Again, mamaya kay pastor. At mahirap maging good steward lalo na pag maliit pa lang. Sa tunay, mas madaling maging good steward kapag malaki na ang meron tayo. Halimbawa, ang binibigay pa lang sa iyo ay 100. Ang baon mo pa lamang sa isang linggo ay 200. So in terminologies, kailangan ibalik mo ang 10%. Ay pamasahin mo na yung 10%, yung 10% na yon. Kasi sinabi pa sa iyo ng Lord, anak, kita mo yung iyong life group. O anak, kita mo yung kasama mo sa church. Bigyan mo naman siya, ilibre mo naman siya. May conviction sa iyo, Lord. May conviction sa iyo ng Lord na, anak, kita mo yung pastor mo, mukhang stress na, ilibre mo naman sa sumuni ko mamaya after church. Ay hindi ka nakikinig. Ay pastor, ito ay 500 eh. Diba mas, biro lang po yan. Diba, mas mahirap maging steward kapag maliit pa lang ang meron tayo. Mas mahirap maging steward kung lalo na't kulang kapag hindi sapat. At mahirap maging good steward kapag may utang na binabayaran. Tama po ba? Mahirap maging good steward kapag malaki ang bills na kailangang punuan. Sabi sa verse 11, basahin uli natin verse 11. 1, 2, 3, go. Kung hindi kayo mapapagkatiwalaan sa kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? Kung hindi daw tayo mapapagkatiwalaan ng Lord sa kayamanan sa mundong ito, which is sa ating bansa ay Philippine peso, mapapagkatiwalaan kaya tayo sa tunay na kayamanan? Verse 12, at kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Pag may bago tayong trabaho, sa simula, exciting magbalik ng ikapo.
E pag marami ng gastos, yun na. May tanong ako. Nandiyan po ba kayo? Halimbawa, binigyan ka ng Lord suddenly ng 5,000. Nangyari po yun. O ano, mahal nangyari yun. Binigyan ka ng Lord suddenly ng 5,000. Bilog, anong una mong gagawin? Tayo ikaw, palakpakan naman natin si Bilog. Anong una mong gagawin? Ha? Pangbaon. Sige, umupo ka. Yan. Sunod, sunod. Babae naman, babae. Sino kang pwedeng matawag? Walang natingin sa akin. Walang natingin sa akin. Si Aubrey na lang, si Aubrey. Alam mo, Aubrey, binigyan ka ng Lord ng 5,000. Anong una mong gagawin? Ibibigay kay mama yung 5,000. Binigyan ako ng 5,000, bibili ako ng microphone. Tama. Uwa, pag binigyan ka ng Lord ng 5,000, anong una mong gagawin? Pangkakain daw. Yun ang pakinig ko eh. Sumuni ko kay? Kay Pastor! Si Abby. Abby, alam ba, binigyan ka ng Lord ng 5,000. Ano daw? Pang-shopping. Cedric. Yan. Pandet? Ha? SM? Pa-birthday. Ano? Ano mo? 5,000? Lapit ka nga dito. Dali. Okay. Halimbawa, binigyan ka ng Lord ng 5,000. Anong una mong gagawin? Tatites ko. May nakakuha ng tama. Pag binigyan ka ng Diyos, pinagkatiwala sa iyo ng Diyos yung 5,000. Sabi doon sa verse 12, sino magbibigay ng, at kung hindi kayo mapagkatiwala ng kayamanan ng iba, yung 5,000 ay kanino? Sa Lord o kay Cedric? Sa Lord. Ibinigay kay Cedric. Ilan ang gustong ibalik ng Lord sa kanya? Ilan po? 10%. Tamo, wala pa tayo sa mindset na ganun eh. Na kapag may nakuha tayo, i-separate agad natin yung 10%. Hindi muna natin pambayad ng utang, hindi muna natin pang-shopping, hindi muna natin pang-ipon, which is good, tama, ipunin, pambayad ng bills, pambayad ng utang, which is tama. Pero the right mindset is, ibalik yun sa Lord kasi sinusubo ka ng Lord. Mapagkatiwalaan tayo sa binigay na iyo na ibabalik sa kanya. That is always the first test. Tama. Palapakan, sige, nasa inyo kung papalapakan niyo sa Lord. Pero yun ang unang pagsubok na kapag nakuha mo agad yung baon mo, alam mo na yung porsyentong yun ay sa Lord. Kapag may pumasok agad sa ATM mo na sahod, alam mo na yung porsyentong yun ay sa Lord. Dun, hindi naman ang inaano dun ikong ano eh. Hindi, paano ba? Hindi naman isinusubok dun ay... Hindi, it's all about sinusubok ka ng Lord. Ang buhay, in terms of finances, ay laging test, exam. Sinusubok ka ng Lord. At susubukan mo rin ang Lord. Na kahit sa tingin mo, nag-compute ka, ang mindset mo ay ganito, subukan mo lang ang Lord. Siya may kapangyarihan, siya may gawa ng langit at lupa. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hawak niya ang buhay mo. Siya ang nagsulat ng buhay mo. He's the author and finisher of your faith. Alam niya lahat ng bagay at alam niya ang pangangailangan mo. Kaya bakit hindi natin subukan si Lord na sige Lord, ibabalik ko ito sa'yo. Mapagkatiwalaan tayo. Yun ang tinatawag na financial stewardship. And gaya ng pinag-usapan natin 2 weeks ago, challenging. Hindi mahirap, challenging.
Pero alam nyo ang pinaka-challenge? Hindi naman kung anong meron kay Pastor, ito lang po kasi ang sahod ko eh. Ay ito po ay pambayad ng ganito, pambayad sa renta. Hindi yun tungkol sa anong meron ka. Ayun po ay tungkol sa paano mo gamitin o paano mo hawakan kung anong meron ka. Ulitin ko, hindi ito tungkol sa kung gaano o kung ano ang meron ka. Ito ay tungkol sa paano mo hahawakan, imamanage kung ano yung meron ka. May kilala akong mayaman at mahirap, pero yung mayaman ay parang mahirap at yung mahirap ay sila pa yung mukhang mayaman. Meron akong pagtiningnan mo sa itsura, yung isa, siya yung mukhang milyonaryo, pero siya pa yung mas kaunti yung pera. At yung isa naman, sobrang daming pera, mukhang ordinaryong tao. At kung makakapunta kayo sa Manila, kung makikita nyo yung mga mayayamang tao pa doon, sila pa yung mga naka-t-shirt lang at naka-pantalong simple. At ang mga sasakyan lang yung mga Honda Civic. Yung mga simple lang. So, hindi ito tungkol sa Pastor, ang baon ko lang i-sikwenta eh. Mari tungkol kung paano mo hawakan yung 50. Kung paano ka mapapagkatiwalaan ng Lord dun sa 50 araw-araw. Are you there? Baka kaya hindi pa tayo makabreakthrough dahil dito. Baka kaya hindi ka pa magkaroon ng bagong negosyo ay dahil hindi tayo mapagkatiwalaan sa maliit. Baka kaya hindi tayo magka-breakthrough, makakuha ng trabaho na gusto natin. Kasi dahil dito, the perfect job, the perfect business, the perfect opportunity dahil may sala pa sa atin. I've watched, may napanood po akong interview ni Bishop, Apostle Art, kilala niyo naman si Bishop, ano, online, in-interview siya ni kaibigan ko po from California, si Brother Earl. Siya po ay isang US. Siya ay puti. In-interview siya at blessed na blessed daw sila sa JA1. Kasi I've seen it. Nakita ko yun. Yung maliit pa lang ang church natin dun sa Batangas. Pinakwento ni Bishop na dati ang mga attendees, all of our attendees, ganito lang, kukunti lang, simple ang trabaho. And then as the years pass by, nakikita na bigla na lang may mga sasakyang magpa-park sa church. Na naubusan ang parking sa loob ng church na doon sa tabi na ng kalsada nakapark. Nung dumami ng nagkasasakyan na mga member, nagkaroon na ng negosyo ang mga member, nakapag-abroad yung ibang mga member, at nakapagtayo ng church yung mga nag-abroad sa ibang bansa. Nakita ni Bishop, kinikwento ni Bishop na nakita niya yung paglago JA1 people at kung gaano i-bless ng Lord ang bawat JA1 family. Kaya I believe you're a part of anointed family of JA1 family and you are called to be blessed. Amen. Sabi niyo nga, I am called to be blessed. At ang sinabi niyo nag-i-interview, I'm so blessed, Bishop, by God. But mas hanga daw siya. I am mas more profound on how the Lord showers your church blessing, kung paano binubuhos ng Diyos ang pagpapala sa bawat isa. Pero at the same time, the more natin ang ating puso ay minimake more humble. Mas, the more pinagpapala ng Lord, the more pang mas nagiging humble ang bawat JA. Kasi aminin natin, sa pakapal ng bulsa, sa paglaki ng ulo. May mga kilala tayong taong ganon, di ba? Sa pakapal ng bulsa, sa pakapalaki ng ulo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi tayo ganon. The more we are being blessed by God, the more tayong gagawing mas humble. But the thing
na nakikita ko po nung ako'y bata. Edad ni na Zion, edad ni na Arthur, na laging si Bishop, lagi po yung nagtatawag. Nag-declare si Bishop, magpapatayo tayo ng malaking mega church sa Alangilan. Ibang lugar pa po yung church dati. Maliit pa po. At kailangan natin ng ganitong halaga. Kung sinaano ka ng Lord, binibigyan ka ng Lord ng puso, mag-pledge. Maraming tao. Bishop, magtatanim ako. May tatayo doon sa kabila. Bishop, magbibigay po ako. Ako po, Bishop, ganito. Ganito, ganyan. And that is our culture na kapag gusto ko kayong isama pag nakita yung gano'n. Naisama ko po doon sina Edison, si Christine, doon sa mga meeting ng mga pastors, ang isa nating bayan dito sa Batangas, nangangailangan ng pinapaalis na doon sa kanilang Luman Church, pero may lupa na pinagbibili, 1 million pesos. 1 million pesos. Nagpa-challenge yan si Bishop. Bawat satellite, sino gusto magtanim? Ikaw, satellite, magbibigay po ako ng ganito. Ako, tayo po, mataas sa kahit, nagbigay tayo ng ganito. In a span of 30 minutes, nakakalap ng 1 million. At nabili yung lupa dun sa Cuenca. Ang gandang pagmasdan na ikaw ay nakakatulong para sa paglago ng kaharian ng Panginoon. At kaya nakakapagbigay ang bawat isa kasi naranasan ng bawat isa noon yung breakthrough. Yung dati namamasahe papuntang church pero ngayon nakasasakyan. Yung dati ang tithes lang na ibibigay ay 100, ngayon 100,000. Yung dati ki-empleyado lang, ngayon ikaw ay may malaking negosyo na maraming empleyado. Naranasan nyo ng JA1 people. Nagkaroon ng breakthrough. Sabihin nga natin, breakthrough. Pero ang pinakamatinding ng gawa nila ay yung mga binibigay nila, yung mga tanim na sakripisyo sa buhay nila. Ang pang-apat and last na sagot, next nga Jamay, ang pang-apat and last na sagot for a supernatural breakthrough is sacrificial offering. Isang tanim, isang bigay na may kasamang sakripisyo na mahirap sa atin. Kausap ko si Sheila kanina. Sheila, kamusta ang apply mo? Hindi po ako natanggap. Ay, doon sa iba mong apply. Gano? Alam mo, sinabi ko sa kanya, magbigay ka ng sacrificial offering. Yung masakit sa iyo para maranasan mo yung breath. Yung mahirap sa iyo. Sa mong bagong negosyo, magbigay ka ng offering para sa Lord. You know the story of Job. Taas po na kami nakakilala kay Job. Quick story. Si Job po ay isang book sa Bible. Siya po ay sobrang humble, sobrang righteous sa harap ng Lord. Siya ay sobrang bait, masunurin siya sa Panginoon. Siya ay bine-bless ng Lord. Marami siyang anak, malaki ang kanyang ari-arian. Siya ay may 7,000 kabayo, 7,000 baka, 7,000 ganito, ganito, ganyan. Malaki ang kanyang mga lupain. And then nag-uusap ang Lord at mga anghel sa langit, pumasok si Satan. Sabi ni Satan dun sa Lord, Lord, balita ko, may mabait kang anak sa lupa, ayon si Job. Ay, oo, napakatapat yun sa akin. Napaka ganito, ganyan yan. Sinabi ni Satan, subukan nga natin si Job. Testingin natin. Aalisin ko lahat. Titingnan ko magiging faithful pa rin siya sa'yo kung a-attend pa rin siya ng church. Sige, sabi ng Lord. So, hinayaan ng Lord. Sa isang saglit, nakain si Job, biglang tumakbo yung kanyang alalay. Sabi, Job! Sir! Boss! Kamusta ang buhay-buhay, boss? Hindi maganda, boss! Biglang may apoy galing langit, patay lahat ng kabayo! In an instant, patay lahat ng tupa, patay lahat ng kambing, patay lahat ng lahat. At kita niyo mga lupain niyo na susunog. Tapos in an instant, pumunta may anak, ay, namatay lahat ng mga kapatid ko. Ganun. In an instant, namatay lahat, nawala lahat. Pero pinupuri pa rin ng Lord ni Job si Lord. Lord, mabuti ka, tapat ka. Nakita ni Satan, tigas niya rin.
Sige, bibigyan ko ng sakit. Bam! Si Job, na magandang lalaki, malaki ang katawan, biglang namaya, at maraming bukol-bukol sa balat at nanghina. At siya'y sinisisi ng kanyang asawa, yan ba ang Diyos na pinupurit, sinasamba mo, ganito, ganito, ganyan. Yan ba ang Diyos na wala? Pero sabi ni Job, hindi, tapat pa rin ako sa Panginoon. Wala akong ginawang masama. May apat na kaibigan si Job. Kung babasahin niyo yung Book of Job, that is 42. Ilan po? 42 chapters. Matagal pa ako, isang oras pa ako. Hindi na, hindi na. 42 chapters na inaano nung tatlo munang kaibigan, Job, baka may nagawa kang sala. Job, baka ikaw ay hindi naging tapat. Job, baka may binosohan ka. May sinabing ganun. Job, baka naman may kasalanan kang ginawa. Kaya ganyan na ginawa. Pero sinabi ni Job, hindi. I am faithful sa Lord. And then sa sobrang debate nung tatlo, dumating na rin sa kaisipan ni Job, patay na mga anak ko. Sira lahat ng kanyang ari-arian, na wala ang kanyang lahat ng kayamanan. Iniwan siya ng kanyang bebe. Sabi niya, Lord! Dumating na kay Job. Oo nga. Baka naman, Lord, bakit mo ito ginawa sa akin? Lord, wala akong ginawa. Pero bakit mo hinayang maranasan ko? Bakit nawala itong mga ito? Bakit mo hinahayaang ako yung magkasakit? Bakit mo hinayaang ako masaktan? Bakit mo hinayaang itong ganito, ganyan? Wala akong ginagawang masama. Ako'y laging na-attend ng church. Wala akong mintis. Faithful ako sa tithes. Lagi ako nagbibigay. Pinapakain ko mga nangangailangan. Nagbibigay ako sa mahihirap. Binibigyan ko ng kotse itong mga ganito. Ako po'y lagi. Pero bakit mo hinayaang masira ang aking negosyo? Bakit mo hinayaang iwan ako ng aking asawa? Bakit mo hinayaang magkasira-sira kami ng aking pamilya? Bakit mo pa rin hinahayaan itong ganito sa aking buhay, Panginoon? Napaniwala siya dun sa tatlong kaibigan. Tapos, dumating yung pang-apat na kaibigan, yung pinakabata dun sa kanila, at sinabi na kay Job, Job, sino ka ga? Sino ka? Kaya mo ba yung ginagawa ng Lord? At kaya mo ba yung sino ka? Ikaw ba'y Diyos? At nasasabi ko yan. Mga ilang mahabay po yung usapan. And then suddenly, may isang hangin na may kulog at kidlat. Diyan ka na, Anthony. May hangin, lasang cherry. Di ba, biro lang po. May hangin, may kulog, at may kidlat. At dumating ang Lord. Ang Lord mismo ang nagsalita kay Job. Sabi ng Lord kay Job, 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 sino ka? Para tanungin ako. Aha, again. Sino po nag-aantay ng supernatural breakthrough? Taas ang kamay. Pero habang inaantay mo yun, sinong nakapagtanong na sa Lord? Let's be honest. Ako. Sino na yung kagaya namin ni Rocky? Na naiyak na at ang daming tanong sa Lord. Gaya namin na, Lord, ako na may 8 taong pastor. Kita mo, napakatapat namin. Pero bakit ganun, ganyan pa rin? Kung alam nyo yun, iniiyak namin yung 4 November, December last year. At naranasan namin this year yung supernatural break. Pero sabi ng, balik tayo kay Job. Sabi ng Lord kay Job, sino ka para tanungin ako? Nasaan ka nung ginawa ko? Nasaan ka? Nang ginawa ko ang mundo, nandun ka ba? Nang inilagay ko ang langit, ang lupa, ang dagat, ang himpapawid, inilagay ko ang araw at mga bituin dun, doon, doon, doon. Sino ka? Nasaan ka, Diyo? Nung naglagay ako ng gravity sa mundo para umikot siya ng ayos at hindi palutang-lutang ang mga tao,
Kaya mo bang bilangin kung paano mangitlog ang isang tilapia? Kaya mo bang i-record, gayahin ang tunog ng isang balyena? Kaya mo bang gumawa? Kaya mo bang bilangin ang buhok ng tao? Kaya mo bang ilagay ang bato dito at doon? Sino ka? Kaya mo bang sabihin sa isang araw, wag kang sisikat ngayong September 9? Kaya mo bang sabihin sa buwan, wag kang liliwanag ngayong araw na ito? Ang daming sinabi ng Lord kay Job. And to the last chapter, chapter 42, may na-realize si Job na kahit sa gitna ng kanyang napakatinding pagsubok, na kung babasahin yung book of Job, ayaw niyong maranasan yun. May na-realize siya. Na-realize niya yung mga sinakripisyo ng Lord na mawala kay Job. May sinakripisyo ang Lord kay Job. At na-realize ni Job na walang makakagawa sa ginagawa ng Lord. Sabi dun sa Job 42 verse 2. Next nga. Sabi sa English, I know that you can do everything and that no purpose of yours can be willed help from you. Sabi sa Tagalog, Lord, papakumbaba na si Job. Lord, alam ko pong kayo ang makapangyarihan sa lahat. Walang makakapigil sa lahat ng gusto nyo. At that moment, may naisakripisyo. Naisakripisyo ang pamilya, naisakripisyo ang belongings, naisakripisyo ang kayamanan, ari-arian. Pero ang pinakamaganda na isakripisyo ni Job ay ang kanyang pride. At nung naisakripisyo ni Job, yung realization, kaya nga palang gawin ng Lord lahat. Isakripisyo ng kanyang yabang, kanyang ego. Naka-receive siya ng 100-folds. Higit pa sa anong meron siya. Next verse, sabi sa verse 12, Now the Lord blessed the latter days of Jacob more than his beginning, for he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, 1,000 female donkeys. Kung babasahin niyo po yan, dinoble ng Lord noong meron si Job, pinagaling ng Lord si Job, mas dumami pa ang ari-arian niya, dumami ang kanyang anak, at mas umayos ang kanyang buhay. In that moment, kasi may naisakripisyo. The question is, what are we willing to sacrifice to God? Para mabasag natin yung dingding na hindi tayo makausad, mabasag natin yung kisame para makarating tayo sa next level. Sa tunay, we will not sacrifice. Kung dadating tayo, I pray dumating tayo. Ako, hirap pa rin. Pero, dumating tayo sa mag-sacrifice tayo, hindi para may ibalik ang Lord eh. Magsasacrifice tayo kasi mahal natin si Lord. Are we willing, could we be willing to sacrifice kahit wala tayong maibalik? Walang maibalik sa atin, wala tayong matanggap. Can we sacrifice a mindset na tagal na siguro, baka meron sa atin, di ko alam, sana wala, yung mindset na makapunta sa church, ano kaya makukuha ko sa church? Ano kaya manlilibre sa akin? Pupunta akong church, baka matanggap kaya ako. Are we willing to sacrifice that mindset na gusto kong pumunta ng church para makapagbigay, makatulong sa kapwa, kahit ganito lang ang baon ko, ang kinikita ko ay matulungan ko ang tao ito. A mindset na, Lord, I want to sacrifice. Gusto ko naman ako magbigay sa iyo. Kasi binigay na ni Jesus ang buhay niya sa atin. I want to give to God, ang Diyos na mahal ka, na binigay ang buhay niya sa iyo, na may magandang plano sa iyo. Are we willing to pledge kapag may project tayo? That we want to buy an aircon, we want to buy more chairs. Gusto nating magkaroon tayo ng event para sa mga
mga batang nangangailangan dito sa ating bayan. Bigyan sila ng school supplies, bigyan sila ng damit, pagkain, at madala sila sa church, makilala niya si Jesus. Are we willing to give sa pledge? Ang ganda, next, back-back mo nga, Jemai. Mamaya mo na. Ang ganda kaya ng verse. Lord, alam ko pong kayo ang makapangyarihan sa lahat. Sino pong naniniwala dito? Pero bakit pinipilit mong gawin? Bakit natin pinipilit na tayong gumawa ng lahat? Bakit tayo nagpapakabagpagod magtrabaho? Kayo dito, kayo ganyan. Bakit tayo naghahanap ng pera sa mga maling paraan, sa sugal, sa online games? Bakit natin pinipilit ating sarili na magpakasama para sa pera? Bakit natin pinipilit kinagawa na parang iniisip natin na ang mundo ay nasa ating balikat? Pero ayun lang pala, si Lord lang pala may kapangyarihan sa lahat. At sabi nga niyan, no purpose, no plans of yours can stop, can be withheld from you. Wala siyang plano na makakapigil na hindi niya gawin. Walang makakapigil sa mga plano niya sa buhay mo. And if you know Jeremiah 29:11, I know I have plans for you. What is the first plan? Plans to pagpalain, to prosper you. So walang makakapigil sa plano ng Diyos na pagpalain ka. But we need to realize, hindi ikaw ang makapangyarihan. Hindi ikaw ang magaling. Hindi ikaw ang Diyos. Si Jesucristo lamang ang Diyos. But you know, alam ko naman ang bawat isa sa atin ay may puso. The main principle of this book ay ang pagbibigay. Walang sa tunay, ang prinsipyo ng book na ito, the main objective is, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Now whosoever believe in Him should not perish but have an eternal life. Gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa bawat tao sa mundo, sa sanlibutan, na ipinigay niya ang kaisa-isa niyang anak. This book, the Word of God is all about giving and life is all about giving. Ano pong ibig sabihin nun? Sa tunay, mas masaya kapag ikaw nagbibigay kaysa ikaw binibigyan, tama. Sinong naniniwala doon? Mas masarap kaya magbigay, mas masarap manlibre. Ang sarap na ikaw na nakapagbigay sa magulang mo. Ang sarap na balang araw ikaw na nakapagtayo ng bahay sa magulang mo. Ang sarap na nagbigay ka sa mga nangangailangan. Ang sarap na nakita mo, life group mo, nilibre mo. Ang sarap na nagbibigay. There's a deep, masarap ilibre. Tama? Masarap makatanggap ng bagong ganito. Pero iba yung joy na ikaw ang nagbibigay. Iba yung joy na walang-wala ka na, pero gusto mo pa rin magbigay. And that is sacrificial offering. The joy that you're willing to sacrifice to have this bread. Iba ang joy na nagbibigay. Let's close our eyes, bow down our heads. I will pray for you. Hindi ko kayo hihingin for now, may sakripisyo kayong ibibigay sa Panginoon. But I am asking you, mabuksan mo ang puso na kung ano man ang hinihingi sa iyo ng Lord, unang mapagkatiwalaan,
binigay sa iyo, yan, mapagkatiwalaan ka na ibalik yung sa kanya. Mapagkatiwalaan ka na maging tapat sa kanya. May binigay sa iyo na aalagaan na life group, mapagkatiwalaan ka dyan. That being a life group leader is not about you. Being a life group leader is all about Jesus. Oo, paghahawak ng life group, mahirap, challenging, demanding. Pero hindi naman tungkol sa sarili mo lakas. Tungkol naman yan kay Jesus, pinagkatiwala lamang sa iyo ang kanyang tupa. Sabi ni Jesus sa iyo, feed my sheep. Hindi mo tupa yung life group mo, tupa yan ng Lord. Mapagkatiwalaan ko dyan. Maybe God wants you to sacrifice time. Oras para sa church na maglingkod ka. You know, maraming oras na nasa labas. Maraming oras na oras isinasayang sa sala, sa walang kwenta, sa walang patutunguhan. Maybe it's time to sacrifice your time. Na God is calling you to serve Him. God is calling you to be here. I don't know, God is asking you to plant. Magtanim ka for a person. Magtanim ka sa leaders mo. Magtanim ka sa pastors mo. God is asking you ayo ko lang. Gawin mo lang. Sumunod ka lang. Iba ang balik. Iba ang supernatural breakthrough. And I believe the time for sorrow is nearing to its end. But there is joy in the morning. May bagong ligaya sa kinabukasan na para sa'yo. Pwede bang hawakan mo puso mo ngayon? Sabihin mo panalangin ito. Sabihin mo, Lord Jesus, kailangan kita. Kailangan kita. Patawarin mo ako. Kung hindi mo ako napagkatiwalaan. Patawarin mo ako. Kung hindi ako nagsakripisyo. Lord Jesus, naniniwala ako. Tinawag mo ako upang maging pagpapala sa maraming tao at sa iyong kaharian. Bigyan mo ako ng puso upang magsakripisyo sa iyo. Upang magamit mo para maranasan ko ang supernatural breakthrough sa pamilya ko at sa buhay ko. Salamat po. Ako nalang magagalang. May gusto kang iiyak sa Lord, iiyak mo lang. Meron dito na kabigatang daladala, iiyak mo lang yun sa Lord. Nahihirapan ka about your family's finances. Bigay mo lang yan sa Lord. I'm declaring siksik, liglig, umaapaw sa buhay ng bawat isa. And if you believe that, taniman mo. Mamaya sa offering, pagkuha mo ng envelope, taniman mo. Hindi yun yung ikapuha, iba pa yun. Taniman mo. Pangalanan mo. Meron dong brown envelopes,
Isulat mo para sa bagong bahay, para sa pang-tuition ng aking ganito, para sa kayusan ng aking pamilya. Any amount, sulatan mo. Ano ba? Para po lumago ang church, sulat mo. Gusto mo specific na tao, para po sa life group leader ko na si, isulat. If God is convicting you to do that, kapag may impression sa puso mo, hindi ko fina-force to ha, mayroon lang impression sa puso mo na gusto mong taniman yung mga taong yun. Gusto mong taniman ng leader mo. Gusto mong taniman ng mga any pastors mo. You do that later. And now I am praying that, Lord, you will bless us exceedingly abundantly. Siksik, liklik, umaapaw. Higit pa sa aming inaasahan. And Lord, as we continue by next week, a new theme about pahinga.